Hello mga ka-friendly, this is Eileen from Team Rasmussen. Ayan, nako, napa-reaction video po ako dito sa sinabi ni Miss Thailand sa kanyang press conference na kanyang pinatawag kaninang umaga nga po. Pagising ko ay ito agad ang nakita ko sa aking walls. And nagulat po ako dito nga po sa nangyaring Miss Earth 2020 pageant. Ayan. Hindi ko po totally masyadong naintindihan kung ano yung mga sinabi niya, kung ano ba yung pinuponto niya dun sa kanyang mga sinabi. So ito po, panoorin natin ang sabay-sabay. I think now in Thailand should deserve it. It's not just top 20 like I doing last year's. Thailand is deserve more place to be in top 8 or top 4. I think just the hashtag route is not equal for overall I doing. I think like everyone in the world and 78 candidate, someone will feel like me today because we are doing great, more than the two in the top four they deserve. Because you can see in my eco activity, in my eco photo, in my eco video or video I'm doing, I work more than them. It's my questions like, what is Miss Earth fine? Because I am the one who love in Miss Earth pageants, and I really want to show my country people because they are talking to me. They tell me a lot about don't come again. They will not shoot you. They will not shoot Thailand anymore. They will not support Thailand. But you know what? I feel like I love Filipino peoples. I still have a good memorable in Philippines. And it has failed me a lot because I think I not deserve in top 20. หนูอยากจะตั้งคำถามกลับไปว่า So, ayan nga po. Taiksiin lang po natin tong reaction video na to kasi hindi naman po talaga ako nagre-reaction video. So, una po sa lahat, ang nakakuha ng attention ko sa sinabi niya is parang sinasabi niya na dalawa lang daw. Pinupoint niya po is dalawa lang daw ang deserving sa mga nanalo. So, dalawa po dun sa apat na nanalo, Miss Earth, yung deserving na nanalo. Ibig sabihin po, yung dalawa hindi deserving. Po. So ngayon, hindi po natin alam kung sino yung tinutukoy niya na dalawang hindi deserving sa pagkapanalo dito nga sa sinasabi nating Miss Earth 2020 pageant. So, pero dun sa sinabi niya, hindi lang po niya tinuloy, hindi niya in-explain. Sabi nga po niya is Thailand is deserve to be not only top 20 but top 8 or top 4. Binanggit po niya yung Miss Earth fire, pero hindi naman po niya tinuloy kung anong ibig niyang sabihin doon. So kung ako po ang maghahaka-haka tungkol dito, is isa po yun sa sinasabi niyang hindi deserving na manalo at makakuha ng title Miss Earth fire. So inuulit ko po, ito po ay opinion ko lamang at dun sa paghihimay-himay ko sa kanyang mga sinabi sa kanyang press conference, dahil sabi ko nga po hindi ko masyadong naintindihan kung ano ba yung pinahahatid niya sa ating mga viewers. So, pangalawa pong ibinanggit niya, she suddenly said about I love Filipino people and I love the experience in Philippines. So, parang yung dalawa na yun po kasi yung pinoint niya. Although maganda naman yung sinabi niya about Filipino people, about Philippines, Philippine country. So, yung pong dahil sa yung dalawa na yun, na binanggit niya yung tungkol sa ating mga Pilipino na mga and experience niya sa atin, is parang yung dalawa na yun ba yung tinutukoy niya para masabi na hindi karapat-dapat dun sa ating
katatapos lamang ng Miss Earth pageant. Kasi kung doon po sa mga hindi pa nakakaalam, si Miss Philippines po ay nanalo bilang Miss Earth Water 2020. And ang nanalo po sa Miss Fire 2020, kung hindi po ako nagkakamali, ay si Denmark. So, yun po yun, si Miss Denmark. And sinasabi din po niya na she is more advocate or she is more into Miss Earth. And nga po, sinabi din niya na pangalawang beses na nga daw po niya itong pagsali. Ngunit hindi nga po siya napalad na manalo. So, ang masasabi ko lang din po, base sa aking opinion, is B-sports. Diba? Kasi kapag po sumali tayo sa kahit na anong pageant, kahit na anong sports, kahit na anong laro, yan po, ang unang-una po dapat na dinadala natin sa ating sarili is to play sports. Kasi talaga pong hindi lahat pwedeng manalo sa isang pating talak. Hindi po lahat pwedeng manalo sa kahit saang laro. So may mananalo, may matatalo. But the good thing is, learn ourselves to learn. And put that experience as on a positive way. Kasi hindi po dahil natalo tayo, hindi dahil sa hindi natin nakuha kung ano yung goal natin sa ating ginagawa, sa ating pageant, sa palaro, is hindi po ibig sabihin natalo na tayo. Diba po? Kasi hindi naman po lahat ng panalo ay panalo. Hindi rin po lahat ng talo ay talo. So kasi po yung experience, yung natutunan natin doon, is isang malaking aral para sa atin. So sana po doon tayo mag-focus. But still, I admire Miss Thailand's strength and courage to do this, to express herself, because lahat naman po tayo ay may karapatan na i-express kung ano yung ating opinion. Lahat po ng opinion ay tama. Wala pong mali. Kaya iginagalang ko po yung kanyang opinion. So kayo po mga kapreni, ano po ba ang inyong opinion dito sa mga nasabi at sa mga sinasabing iskandal na nangyari dito sa ating katatapos lamang Miss Earth 2020? So iintayin ko po yung comment niyo dyan sa baba. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para po palagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ayan, maraming salamat po ulit mga ka-preni at shoutout po sa lahat na Team WH family. Maraming maraming salamat po. Bye!